Blown about. There we go. Yeah. Yan ah. We're back, wala for JC. Wala na masyadong intro. Diretso na agad tayo sa bout number 6. So this part pula is a vlogger edition, yes. MMA, Sir JC. Kung nakikita nyo yung ibang mga posts sa URCC page, may mga vloggers, isa sila doon. Now for this event, katulad na makikita nyo ngayon, isa lang naman talaga ang vlogger fight natin for today. Pero kahit vlogger fight, nakikita mo naman yung mga moniker natin. Si Julando Boy Tigas Dumisco versus Marvel Boy Bahaw Reyes. Kung hindi mo naalam si JC, ito kasi sa Bisaya, kasi yung Boy Bahaw, para kasi yung rice na ilang oras na yung bahaw matigas na yun. Kumbaga sa Tagalog, kaning lamig. Tigas na din yun. Kumbaga boy tirador na kaning lamig. Always do it on my own, so I gotta get through it. Kahit na mga YouTuber naman ito, makikita naman na sa walkout nila na alam nila kung paano eh. Medyo matindi na naging sagutan itong dalawa na ito on social media. Kaya makikita natin ngayon kung sino mas maangas sa kanila dito sa magiging pagbaka nila ngayon gabi. Papalabas nila yung mga galit na sa isa-isa dito sa ating URCC case. Actually, itong dalawang to, sina Rolando Dumisco at si Marvel Reyes, also known as Boy Tigas, and si Boy Bahaw. Well, vloggers sila, but actually, may background naman sila kahit paano. Si, magkakaalam ko, si Rolando Dumisco was a former boxer noong kabataan niya. So, and si Marvel Reyes, your Bahaw, URCC MMA Super Fight Blogger Edition. Filipino martial arts practitioner. First, your fighter from the blue corner. Kaso, ang laban niyo is MMA. MMA. So, parang parehong hindi nila forte. Pero makikita natin, Sir JC, may advantage si Boy Bahaw dito sa weight and on age. Oo. His opponent from the red corner. Super fights dito sa URCC. From this gym. Wala, nagkahamunan eh. Marvel Boy Bahaw Reyes. See yung gesture niya. That is a gesture sa Arnis. Yes. It's a way to bow, to show respect to your opponent, to everybody. Lester, so hindi pala to mga basta-basta vlogger na lang. So, yes. May background sila, although yun nga. I mean, hindi natin alam ang caliber nila sa MMA. Kasi nga, you know, maingay ka sa maingay on social media, pero pag pumasok ka na sa cage, yan ang question. Kaya you're on a different world. Sa bayan sa mga bakbakan dito. This is round number one. Round number one. Magsisimula na in a bit. So, eto na, Sir JC. Third man in the ring, si Coach Lester Del Rosario. There we go. Ang laki ng katawan ni Boy Tigas. Ang kondisyon na kondisyon. Question dito, sino mas may advantage sa kanila pagdating dito sa... Minsan din kasi, pag kahit hindi masyado kaganda yung physique mo, pero yung endurance mo nandun, lamang na lamang ka. Si, tingnan na, makikita natin si Boy Bahaw, medyo mukhang he knows how to maintain his range. Mas matangkad siya ng konti. Yun ang isa sa mga malaking bagay eh. I mean, pag mas matangkad ka, usually, kailangan mong i-maintain yung range mo. Or else, pag pinasok ka ng kalaban mo mas maliit sa'yo eh, medyo, mahirap it will na be a disadvantage for you. Feeling out round si, pa muna sa dalawa. Si Boy Tigas, gigil na gigil. Mm-hmm. Wala parang naka-flex pa lagi yung muscles. Mm-hmm. Ayan. Oh, no. Pinagalito na sila referee kasi wala pang nangyayari. Puro pakiramdaman. Sukatan lang, oy. There we go. Nagsisimula na. Makalapit si Boy Tigas. So, dumaplis yun si... kay Kabahaw. Kay
Boy Bahaw. Si Boy Tigas yung aggressor dito. Oo. Si Boy Bahaw ay medyo nag-aabang. Wow! Maganda ng counter ni Sir Boy Bahaw. Si Boy Tigas, medyo matigas yung dalaw niya. Oo, parang nakaka... Parang so, nakakapagod yung kapitan. Sobrang stiff niya. Kung makikita natin yung position niya, parang hindi mo alam kung nanginginig ba siya. Gigil na gigil. Eh. Pero kayo mga nanonood, saan kayo? Team Kabaho ba kayo o Team Boy Tigas? Mag-ingay kayo dyan, mga fans ni Boy Tigas, ni Boy Bahaw. Parang si Boy... Boy Bahaw, naghihintay lang ng opportunity to counter yung aggressiveness ni Boy Tigas. Medyo ito yung mga fights na kailangan may mangyari na agad. Kasi so far, after ng mga swings nila kanina, wala pang... Wala pa. Medyo nakakarinig tayo ng boo from the crowd kasi talagang walang nangyayari masyado. Kasi naman, Sir JC, yung limang fights there na ano na dito. Nag-attempt na ng isang kick si Boy Bahaw na wala masyadong naging effect kay Boy Tigas. They need to do something... Or else, ma-warningan na naman sila ng referee nito. Si Sir Boy Bahaw kasi parang naghihintay lang ng opportunity para ma-capitalize yung pag-stiff ni Boy Tigas. Kaya pala siya Boy Tigas, ano? Kaya pala, living up with its moniker. Wala Boy, si Boy Tigas trying to land a kick there. Walang... Parang walang dating. Gabi ang mga bitawa ni Boy Tigas, Sir JC. Parang 100% talaga. Wow. The question is, can he maintain this kind of energy up to the... So far, medyo mas nakakatama na magagandang suntok si Boy Bahaw. Kesa ka Boy Tigas. Tapos masyadong relax lang. Parang... may bigaya na. Medyo maganda depensa so far ni Boy Bahaw. Si Boy Tigas needs to loosen up a bit, kumbaga. Kasi, hindi porkit Boy Tigas ka, kailangan matigas ka talaga gumalaw. Wala yung, pa rin kumatama. Yung mga kamay niya, walaging parang from the start of the fight, hindi nagre-relax eh. Parang naka-flex palagi. Yung movement ni Boy Tigas, kita naman natin, na mukhang talagang he has a background in boxing. Pero hindi, yun. Kailangan talaga, may tumama na malilinis eh. I mean, they're... not engaging too much. Ito yung problema dito sa laban na to. Ito rin kasi yung isa sa mga malalaking bagay. I mean, when you say you can fight, pag pumasok ka na ng cage, you need to show that you can. Hindi yung ganito na puro amba. This should be in an actual fight, hindi puro ambahan lang. Puro angasan lang. Dapat yung level ng ginagawa nila sa naman. Social media at sa weigh-in, dapat tabatan nila yun in the cage. Nung weigh-in, grabe pa sila mag-trash talk sa isa't isa. Pero kita mo, nasa loob na ng cage. Medyo wala tayong, nakukulangan tayo sa action itong dalawa. Bale, pangalawang warning na yun. First round pa lang first to. First round pa lang. Medyo slow starting itong laban na to. Yung mga punches ni Boy Tigas masyado nga telegraph. Delikado siyang mahuli ng counter ni Boy Bahaw. Si Boy Bahaw din, medyo relax lang din sa mundo. Ayan, there we go. Natapos ang first round. Wala masyadong nangyayari. Mas marami pa yata tayo sinabi kaysa sa nangyayari sa laban na to. Yes, Sir JC. Parang first fight ata to na wala tayong nakikitang dugo. Yes. Ang hirap i-score na ito. Hirap First round na ito, hindi mo malaman kung sino ba. Ayokong maging judge sa mga ganitong fight. Kasi wala alas lang nangyayari. Mamalo sila sa scorean. Baka dito sa round 2, may mga inputs na maibibigay yung corners nila to change their style in going to this round 2, Sir JC. Oo. Kumbaga, siguro bawasan ng kaba. Dagdagan ang engagement dito sa laban na to. Hindi ko alam kung kinakabahan ba tong dalawa na to o ano. Pero kailangan nilang ipakita na they deserve this opportunity kasi sayang yung opportunity. May mga fighters talaga na naghahanap ng pagkakataon na makalaro dito, makalaban dito sa URCC. Tapos binigyan sila ng isang slot pa. Binigyan sila ng isang slot to show what they can do.
siguro Sir JC, Boytigas needs to loosen up and conserve niya yung energy niya na ita-timing niya yung mga bigayan niya eh. Kasi parang nababasa lang siya, nai-evade lang ni Boy Bahaw yung mga attacks niya. Tapos as you can see, si Sir Boy Bahaw naman eh, marunong naman mag-strike pero parang yung aggressiveness kulang. Masyado eh. Stiff eh, masyado talaga, he needs to relax. Relax talaga. And yung range niya, oo. I mean, you know, kailangan niyang mas makapasok sa guard, sa depensa nitong si Boy Bahaw, gusto niyang makatama ng mas malinis. Eh, as we can see kanina, nag-throw siya ng leg kick. So, mas mabuti siguro pag gamitin niya yung weapon na yun. Yun na. Okay, medyo nakatama na maganda doon si Boytigas. Si Boy Bahaw talaga nag-aantay mga bato ng counters eh. Counter game talaga yun. He needs to engage better. Considering mas bata siya kay Boytigas. Wow! Wow! Tapos napaka-open ng mukha ni Boytigas sa mga kicks. Yo! Wow, what a leg kick. Medyo naramdaman ni Boytigas yun. Kasi yung weight niya nasa base talaga yung sa front leg niya eh. Medyo lumambot si Boytigas sa siba na yun. Parang hindi pa naman iniba ni stance ni Boytigas pero kung pero, may isa pa. Sa tingin ko talaga they need to do that more kasi ayan, medyo sumusubok na makapasok si Boytigas pero wala pa talaga, kita mo. Gamit na gamit ni Boy Bahaw yung kanyang range. Oo. Yung kanyang haba lang dito sa laban na to. I mean, 2-inch height advantage pero you know pag nag-throw ng front kick to si Sir Boy Bahaw, ang delikado si Boytigas. For Boytigas needs to get his range closer kay Boy Bahaw, pero si Boy Bahaw, I think he needs to throw more kicks throw kasi more medyo kicks, effective yun para sa kanya. Although itong si Boytigas, kailangan niya na rin sumuiba, puro siya bato na suntok. Oh. I mean, you ideally need to throw yung strikes mo na mas mahaba, malayo ang maaabot tulad ng mga sipa. Yes, Sir JC, Boytigas needs to mix it up kasi nababasa siya ni Boy Bahaw eh. Tapos he needs to do striking in a smart way eh. Natumba pa si Boytigas doon sa suntok niya sa sarili. Si Boy Bahaw talaga is just capitalizing on Boytigas' mistakes. Oh. Ito na kaya yun? Matatapos na kaya? Yun na, Sir JC. Okay. Medyo naka-recover si Boytigas ng konti doon. Nga lang, hindi niya nasi-set up yung mga punches niya. Ang layo, hindi niya naaabot. Unti-unting pinapalambot ni Boy Bahaw si Boytigas. Ito na Sir JC. Ginagawa ni Boy Bahaw is trying to maintain his distance, trying to throw jabs. Para mabawasan yung confidence ni Boytigas. Yun! Leg kick from Boytigas. Pero mga iniinda lang, wala lang kay Boy Bahaw. Yun, wow. Another one. Mukhang naramdaman niya yun. Mukhang naramdaman niya yun. Sir JC. Lalo na pag nag-calf kick to si Boytigas. Yes, they need more activity dito sa laban na to. Dapat tandaan natin, this is an MMA fight. URCC Global Stage ba? Mm-hmm. Yes. You know, walang nanggigigil na si Boytigas. Nakita sa mukha niya. Kasi mukhang naka-counter siya so far ni Boy Bahaw. Yung sa mga attacks niya, walang nag-work in favor of him. You know, parang hindi talaga umaabot eh. Ang ganda ng mga patama ni Boy Bahaw so far. Basic jabs lang. Basic jabs lang Bahaw, eh. Wow, mukhang na-log si Boytigas doon. Lumalambot si Boytigas. Ika nga. Grabe yung accuracy ni Sir Boy Bahaw. Parang ginagawa nga punch mitt sa si Boytigas eh. Pero as you can see naman, Boytigas is living up on it sa moniker eh. Mukhang naramdaman ni Boy Bahaw yung leg kick na yun.
I think Sir JC, it would be smart if i-change na yung game plan ni Boytega sa mga leg kicks na lang kasi mas successful siya dun eh. Gigil. Tsaka kita mo, gigil masyado pag bumato ng strike si Boytega. Nabablock at nag-evade lang eh. Tapos nakakounter din minsan ni Boy Bahaw. Ang disadvantage kasi pag masyado kang gigil, nakakaubos din ng energy yan eh. Nakakaubos din ng hangin yan, kumbaga. Kaya nga ang palaging reminder is you need to relax while you're fighting. Hindi ka dapat nanggigigil. You know, successful talaga si Boytega sa mga leg kicks niya. Pero yun nga lang, napaka-open niya pag nagle-leg yung kick. Yung jabs talaga ni Boy Bahaw, pumapasok. Money talaga yung mga jabs ni Boy Bahaw. So eto na, sa round three, going to round 3 na tayo Sir JC. Mm-hmm. Titingnan natin kung may ano pa ba, kung may fuel tank pa ba si Boy Tigas dito eh. Ano pa kaya ang maipapakita nila for round 3? Sa tingin mo Sir JC, may magsushoot kaya ng takedown dito sa fight number 6 natin? Actually, sana nga meron eh. Kasi medyo people are expecting more from this fight. Kaya they need to do more. Kumbaga, pagkakaalam ko, itong si Boy Bahaw trains at Fist Gym. Medyo may grappling dito sa medyo jitsu dito sa gym na to. I hope he trained. Siguro maano yung crowd pag nag-takedown si Boy Bahaw. Tapos ang laki ba ng katawan ni Boy Tigas yung pag-slam niya dun sa cage. Siguro grabe siguro mga buong gawin ni Boy Bahaw yan. Sana nga, abangan natin ngayon Sir JC if may magsushoot ba. Okay. We are entering our final round for this bout. Pinakamahaba nating naging laban so far. Our Kumu Round Girl in the cage. This is Miss Chris Ann. She is local from Zamboanga. No? Zamboanga City. Zamboanga City. So he's also studying nursing here in Dipolog City, Sir JC. She's also a personality from Kumu. Ayun nga pala, isa sa mga sponsors natin, partners natin yan for this event. Kumu. Heto na, Sir JC. Round 3. Third and final round. Si Boy Tigas, matigas pa. Oh, wow! Boy Tigas! Yun na nga, Sir JC! Wow. Yun na yung sinasabi natin. Wow. May magsushoot ba? Hindi tayo dinis sa point. Yun na nga. Parang narinig ata tayo. Ang tanong dito, wow! Oh, wow! Beautiful agad. Transition by Boy Bahaw. May mga ground game din naman pala to eh. Wala, hindi tumagal. But let's see kung si Boy Bahaw naman kaya ang mag-attempt. Yo! Wow! Yun! Attempt na Boytigas ka. Rin, second attempt for a take. Wow! Single leg takedown. Wow! Pero Boy Bahaw attempted the choke there pero wala nangyari. Oo. Kulang lang ng konting leverage at positioning. Masyadong mababaw yung attempt ka na yun. So far, good start of the round for Boy Tigas. Iba sa round 1 at sa round 2. Gigil na gigil pa rin talaga si Boy Tigas. Mga next fight ni, hindi na siya Boy Tigas, Boy Gigil na. Baka magpalit ang pangalan to. Beautiful reverse! What a reverse! Ganda ng wrestling ni Boy Bahaw doon, Sir JC. Well, yung gym niya, Fist Gym, has a wrestling and Brazilian Jiu-Jitsu program. Siguro naman, sana naman nag-train siya for those din. Dahil MMA ang laban nila. Parang yung mga college wrestlers yung ginawa nila kanina. And tama ka nga, mukhang si Boy Tigas needs to sa strike siya, he needs to do more kicks. Kasi yung mga suntok ni Boy Tigas mukhang mula sa Buanga papuntang Manila yung bato. Kitang-kita ng air traffic na ito. Tapos natatry siya ng sumut ng takedown kaso arang hindi niya in-all-in yung lakas nakita niya. Mo yung bato niya nung overhand na yun, naka-counter agad ni Boy Bahaw kasi kitang-kita talaga dahil sa height advantage. Tapos yung guard niya kasi dali lang pasuki ni Boy Bahaw. Yes.
Again, si Boy Bao needs to capitalize on his height and reach advantage. Sana. Yo. Wow. What a counter. Pero again, katulad nung kay Boy Tigas, yung leg kicks din ni Boy Bao kanina, oo, medyo effective eh. Effective din. Pero hindi niya na inulit kasi. Hindi niya na inulit masyado. Parang mas confident kasi siya sa mga jabs, oo, niya eh. Kasi parang accurate na accurate yung mga jabs niya. Oo. Gigil na gigil. Si gigil pa rin eh. Si Boy Tigas. Yun eh. Yun nga lang. Napapagod. Nakikita na natin yung pagod sa mukha ng ating mga vloggers dito sa loob ng cage. Kita mo na didepend sana na ni pero Boy Bahaw yung mga binabatong. Believe din ako kay Boy Tigas or JC. Wow! Kahit na ganun yung sabayan ng matindi yun. Pero kahit tight na tight siya, yung ano niya, nandyan pa rin yung fuel niya. Medyo mabagal lang pace na itong laban na ito. Wow! Wow! Namumulan na yan na inlikot ni Boy Tigas. Buti na lang medyo na defend yung strikes ni Boy Bahaw. Kung hindi, yeah. Oh, wow. Wow. Pag, oh. Bumababa na yung mga kamay nila. Kitang-kita na yung pagod. Nagpapamewang na si Boy Bahaw. Tinitingnan ni Boy Tigas yung legs ni Boy Bahaw. Oh, yun. Yun, sa wakas. Nag-leg kick nga eh. May mix up ng konti sa striking. Hindi na lang puro suntok muna. Oo. Ito na, medyo, pero pagod na. Pagod na ang ating mga vloggers. Yung mga 1-2-1-2 ni Boy Tigas, nandun pa rin. Ayun, nagtatry sila magsabayan. Parang hinihintay lang. Sa katawan, tinitira ni Boy Tigas si Boy Bahaw. Si Boy Bahaw naman, sinusubukan tumiming sa mukha ni Boy Bahaw. Yun. Di naka-counter si Boy Bahaw doon. Let's see. Nakalagay pa naman sa shorts ni Boy Tigas, kickboxing, pero hindi siya masyado sa bisipa. Ito na, ano kaya ang tingin ng mga judges natin dito, Sir JC? Oo. Oh, ito na naman yung mga jabs ni... Yes. Wow! 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 Kulang last na... Push, sayang. Pero nahilo si Boy Tigas eh. Medyo lumambot si Boy Tigas doon. Pero let's see kung ano ang decision ng judges natin for tonight. Balikaantay tayo niya na medyo acknowledge rin natin yung mga tumulong sa atin to stage this event. This event would not be possible, URCC Global 83 Bloodline, without the support of the City Government of Dapitan, Provincial Government of Zamboanga del Norte, Mayor Seth Bullet Halosos, Cage Fitness. Siyempre, kasali din ang Dakak Park and Beach Resort, Glorious Fantasyland, Balay Hamoy, Kat Uyahera Amoy, Brits Hamoy, Attorney Amalu Tumapon Monroyo, Dapitan City Information Division. We would like to thank our sponsors, Top 1 Play Online Casino, Crazy Win, Nueve Gaming, Games and Amusements Board, headed by Chairman Richard Clarin, siyempre Kumu and the Kumu Round Girls. Oh, so siyempre Sir JC, sa mga viewers natin dyan sa Facebook, YouTube at yung mga international viewers natin, available ba to Sir JC dito sa Crazy Win at saka Top 1 Play Casino Online Casino yung mga fights natin ngayon? Yes, they can alam ko pwede silang pumusta doon sa mga sa mga viewers natin diyan para medyo may konting kilig yung mga fights na pinapanood natin. Pwede tayong mag-register diyan. Let's see kung sino ang nanalo dito sa laban na to. We're just waiting for the judges' decisions. Medyo mahirap-hirap talaga i-judge tong laban na to eh. First time na first decision, pero nahirapan ng mga judges. First fight to go the distance. Kita natin, pagod na talaga siya. Ang lalalim na pero nangina. Makita natin, ang dami sa mukha ni Boy Tigas. Yung Boy mga Tigas jabs ni Boy Bahaw na parang ginawang target practice yung mukha ni Boy Tigas.
medyo late na rin kasi yung attempts ni, usually kasi sa MMA, merong advantage sa scoring, sa takedowns. Pero, well, nade-defend naman din kasi kahit paano ni Boy Bahaw. But medyo late na kasi sinimula ni Boyte kasi. Siguro kung ginawa niya yung the early rounds, medyo successful baka, siya kasi yung energy niya tapos hindi pa madulas. Okay. Wow. Sino nga sa tingin nyo, sino mga na manonood natin, kung sino nanalo? Uy, confident si Boy Bahaw, Sir JC. Bukong pakiramdam mo, Boy Bahaw, siya nanalo. There we go! Nagulat din siya, actually. Pero, kita nyo, pinalambot ni Boy Bahaw, si Boy Tigas. Nawala yung, ano, yung mga flex at sa stiffness ni Boy Tigas. Oo. Kailangan na ba natin palitan yung pangalan ni Boy Tigas ngayon? Pwede, Sir JC. Siguro, Boy Gigil na siya ngayon. Boy Gigil na. Pero baka hindi natin alam sa future, habang pinapanood yan yung film, magiging lesson learned niya to. Next fight, iiba niya yung game plan niya. Hopefully, you know, may mag-improve ba sa kanya. Although medyo, tingnan natin kung lalaban pa siya ulit kasi medyo may edad na din si